Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Patuloy pa rin nakaapekto ang easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa Dagat Pasipiko sa buong bahagi ng ating bansa. Kapag easterlies po yung weather system na nagpe-prevail sa malaking bahagi ng ating kapuluan, ay mas madalas po ang mapag-ulan na ating inaasahan sa may silangang bahagi ng ating bansa. At ngayong gabi ay inaasahan po natin na magdadala itong easterlies na mga kalat-kalat na mapag-ulan, mapagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Quezon, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa bahagi ng Catanduanes. At maging sa Eastern Visayas ay may inaasahan rin po tayo mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan ngayong gabi. Ngunit dito po sa Camaynilaan, pati na rin po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may bahagi ng Mindanao, ay may mga chance po tayo na mapanandali ang buhos ng pag-ulan ngayong hapon at gabi. Dala po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorm, na kung saan nagbibigay po tayo ng mga thunderstorm advisory o mga rainfall advisory na kung saan may kita po natin yan sa ating mga Facebook at Twitter account. Sa kasalukuyan naman, wala po tayo nga namomonitor na anumang sama ng panahon o low pressure area na posibleng pumasok sa ating area of responsibility in the next 24 hours. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dito sa Metro Manila pati na rin sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, asahan natin na magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon maghapon at mababa ang tsansa ng ulan sa umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, may mga posibilidad tayo na mapanandali ang buhos ng pag-ulan, dala po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorm. Temperature range po natin dito sa Camaynilaan ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio City mula 17 hanggang 25 degrees. Samantala sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tagigaraw may kainitan po tayo dyan bukas. Posibleng pumalo sa 35 degrees ang pinakamataas na temperatura. Dumako na po tayo sa bahagi ng Tagaytay. Agot ng temperatura bukas ay 22 to 31 degrees Celsius. Sa May Legazpi, posible umabot sa 32 degrees ang maximum temperature bukas, samantalang 33 degrees naman sa May Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Dumako na po tayo sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil pa rin sa easterlies, ang Eastern Visayas ay mananatiling maulap po bukas at may mga kalat-kalat pa rin po yan na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Ngunit sa may Central at Western Visayas, pati na rin sa buong bahagi po ng Mindanao, patuloy po mga karanas na maaliwalas na panahon bukas at mag-ingat lamang po tayo sa mga thunderstorms pagsapit po yan ng hapon at ng gabi. At ang temperature range natin sa Tacloban ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Metro Cebu naman ay 27 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, posibleng umabot sa 33 degrees ang pinakamataas na temperatura. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 31 degrees sa agwat ng temperatura bukas at sa Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Zamboanga, maglalaro sa 24 to 32 degrees ang agwat ng temperatura. Dumako naman po tayo dito sa kalagay na ating baybayin dagat. Wala pa rin po tayo nataas na gale warning sa anumang bahagi na ating karagatan. Kaya malayang mga kapalaot yung ating mga kababayan, mangs, dapat din na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. At yearly magiging banayad hanggang sa tamtaman lamang po ang mga pag-alon sa ating karagatan. Para po sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, simula Miyerkules hanggang Biyernes, wala naman po tayong weather system o low pressure area na posible magdulot ng malawak mga pag-ulan dito sa Camaynilaan. Kaya asahan natin na magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon, may kainitan sa dakong tanghali na kung saan posible maglaro sa 33 hanggang 34 degrees ang pinakamataas na temperatura at yung minimum temperature naman po natin maglalaro sa 24 hanggang 25 degrees Celsius. Mag-ingat lamang po tayo sa mga thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi, kaya huwag po natin kalimutang magdala ng payong lalo na sa mga lalabas ng kanilang mga tahanan. Panangga na rin po yan sa matinding sikat ng araw sa tanghali at sa mga posibilidad ng pag-ulan pagsapit po yan ng hapon at ng gabi. Sa Baguio City naman, asahan natin ang generally fair weather condition in the next 3 days mula 16 hanggang 26 degrees sa agwat ng temperatura.
Sa bahagi naman po ng Legazpi City, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon na maranasan po dyan in the next 3 days na kung saan may mga tsansa po na mapag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Dala po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorm. 24 to 32 degrees sagot ng temperatura sa Legazpi City hanggang Biyernes. Sa Metro Cebu naman po, ito ay nakikita natin na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa po na mga pulupulong panandali ang buhos ng pag-ulan. Dala po yan ng easterlies at ng localized thunderstorm. 26 to 32 degrees agot ng temperatura sa Metro Cebu in the next 3 days. Sa Metro Davao naman, naasahan natin na Wednesday hanggang Thursday magiging maulap po yung kalangitan dyan dahil sa inaasahan nating paglapit nitong intertropical convergence zone o posible po maapektuhan sila na ITZZ, kaya inaasahan natin na makakaranas po sila ng maulap na kalangitan hanggang Huwebes at mataas po ang chance dyan ng mga pag-ulan. Ngunit pagdating naman ng Biyernes, ay improving weather condition na po tayo sa bahagi ng Metro Davao. 24 to 31 degrees sagot ng temperatura in the next 3 days. Ang araw po natin dito sa Maynila ay lulubog sa 6:12 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 5:36 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay nating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_pag-asa at bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Anna Cloren. Magandang hapon.